your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything, but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden. Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket. It is set on a lampstand where it gives light to all in the house. Just so your light must shine before the others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good evening, everyone. Ang ating ebanghelyo ngayon ay familiar sa marami. It is about being the light, being the salt of the world. Ang maging asin, maging liwanag ng mundo. And I am sure marami na kayong mga pagninilay na narinig tungkol dito. Asin, nagpapanatili. Liwanag, nagbibigay ng pag-asa. Mga ginigili kong mga kapatid, kapansin-pansin, ang asin, para magpanatili, magpa-preserve, hindi mo basta pwedeng ilalagay lang dyan. That's it. Anong dapat mangyari muna sa asin para ito ay magbigay ng lasa, para ito ay magpanatili? Ano dapat mangyari muna sa asin? Dapat muna itong matunaw. At ang liwanag tulad ng kandila halimbawa, para magbigay ng kandila, para magbigay liwanag ang kandila, anong dapat mangyari? Maupos ang kandila, no? May nangyayari na pagkatunaw, pagkaupos. At sa buhay, madalas, sa nagmamahal, natutunaw, nauupos. Naalala ko, merong isang magulang ang lumapit sa akin at nagsabi, "Father, hirap na po ako, nasasaktan na po ako sa ginagawa ng aking mga anak sa akin. Ginawa ko naman ang lahat, ibinigay ko naman ang lahat. Pero bakit ganoon, marami pa rin ho sa kanila ang pasaway, yung isa pa nga adik." Pinakinggan ko lang po siya. And in the end, nagdasal kami at ang sabi ko sa kanya, "Alam ho ba ninyo kung bakit kayo nasasaktan ng ganyan? Kasi nagmamahal kayo. Ganyan naman kasi ang nagmamahal, nasasaktan." Bakit? Yung kapitbahay mo, kapag naging pasaway, masasaktan ka ba? Magpakatotoo tayo. Diba? Maaring maiinis ka, pero kapag anak mo, ibang usapan yon. Di ho ba? Ibang usapan yon. Kaya nararamdaman iyon dahil nagmamahal. May pagkatunaw, may pagkaupos. Kung kaya't mga kapatid, sa mga panahon na nangyayari ito, ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon ay kumapit tayo. Kumapit tayo sa Kanya because at the end of the day, ang Diyos lang ang ating makakapitan. Siya lamang ang ating masasandigan. Ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang din ang kapistahan ni Saint Anthony of Padua. At alam naman po niyo kapag sinasabing San Antonio, patron ito ng mga nawawala. Kapag nawawala ang iyong cellphone,
Kapag nawawala ang iyong susi, nawawala ang iyong pera, madalas ang tinatawag, hinihingan ng tulong, ay si San Antonio. May aaminin po ako sa inyo. Kaninang umaga, dapat nakauwi agad ako dito eh. Pero kaninang umaga, hindi po ako nakauwi agad sa katedral. Pumunta po ako sa Campinyo. They are celebrating their 55th anniversary sa pagkatatag ng chapel. At the same time, nagdiriwang na rin ng kapisahan ng San Antonio. Nandun po si Bishop. Anyway, to make the long story short, uwi na po ako sana. Alam niyo po, nawawalang susi ko. Nawawalang susi ko. Hinanap na ho namin kung saan-saan, di ho po makita. No, nagpatulong na rin ako sa mga sakristan at marami pang iba. Sabi ko, la, sinusubok yata ako, binibiro yata ako ni San Antonio. Nagdasal, asking his intercession and everything. Sabi ko, talagang di ko makita, kaya tumawag na po ako sa opisina kanina at sabi ko, pakikuha yung duplicate ng susi ng sasakyan doon sa kwarto ko. So to make the long story short, if I fast forward ko lang po, may kumuha at dinala doon sa Campinyo, no? At alam po ninyo, nung nakuha ko na yung duplicate, pasakay na ako sa sakyan, biglang may nagsabi, Father, may napulot na susi kanina, nasa barangay hall. Sabi ko na nga ba eh. Talagang si San Antonio, no? Palabiro. Kaya yun. Anyway, so yun po. Kapag sinasabi nating San Antonio, ang ating naisip agad ay hingin ang tulong niya kapag may nawawalang gamit. But come to think of it, we're not just talking about things. We're also talking about faith. Kapag nagiging nakakaranas ka ng mga sakripisyo, ng mga pag-aalinlangan sa pananampalataya, yung minsan feeling mo nawawala ka. Sabi nga ni Bishop Bangkod kanina, we can ask the intercession, ang tulong ni San Antonio para gabayan tayo. Kasi kung nawawala ka, patulong tayo kay San Antonio para tayo'y makabalik on the right track. No? So yun po yung sinasabi sa atin ng kapistahang ito. At minsan sa mga nauupos tulad ng kandila, mga natutunaw tulad ng asin, minsan nawawala rin po sila sa pananalig sa Diyos. And this time, we are asking our saint for today, Saint Anthony of Padua, to assist us na sana muling pag-alabin ang nanghihinang pananampalataya. Saint Anthony, pray for us.